What's up mga ka-money magnet? Ngayon naman, narito tayo para ituro ko sa inyo ang walong pampaswerte na tiyak na ikayayaman nyo. Nais nyo bang mabago ang buhay at yumaman? Pwes, panoorin nyo ang videong ito at huwag mong kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Stay tuned mga ka-money magnet! Hello mga ka-money magnet. Nagtataka ba kayo kung bakit stagnant ang buhay nyo at walang pag-asenso samantalang ang mga tao sa paligid mo ay umuunlad naman pero ikaw ay napag-iiwanan? Bakit hindi mo subukang tignan ang loob ng inyong bahay? Alam mo bang nasa loob lang ng bahay ang mga bagay kung bakit hindi ka umuunlad sa buhay? Gusto mo bang malaman ang 8 paraan na nagpapabagal sa pag-asenso mo? Pwes, ang mga yon ay ituturo ko sa inyo. Alam mo ba mga ka-money magnet, na kapag pumasok ka sa isang bahay na madilim at ikaw ay nagtagal, para bang ikaw ay sinisilaban at gusto mo na agad umalis sapagkat hindi ka mapakali? Yan ang unang dahilan kung bakit kami namalas. Ang unang dahilan ng iyong kamalasan ay ang madilim na tahanan. Hindi mo ba alam na ayon sa feng shui, ang isa sa malas ay ang madidilim na bahay, madilim na negosyo, madilim na kapaligiran. Kung kaya't huwag kang magtitipid sa pambili ng mga ilaw, gawin mong maliwanag ang iyong kabahayan upang magliwanag din ang iyong buhay. Sapagkat sa isang madilim na kabahayan ay walang papasok na mabuting kapalaran sa nasabing tahanan. Pilitin mong laging maliwanag ang bahay sa pamamagitan ng paglalagay ng bintana upang pumasok ang sariwang sinag ng araw. O kaya naman, maglakay ka ng maraming ilaw. Tandaan, higit na mas maliwanag dapat ang kusina kaysa sa iba pang bahagi ng bahay, sapagkat sa kusina nagmumula ang grasya at magagandang kapalaran. Kung kaya't kung gusto mong umunlad at umasenso, huwag ka nang magtipid. Pumili ka na ng maraming ilaw at gawing maliwanag ang buong kabahayan, lalong-lalo na ang iyong kusina. Pangalawang pampaswerte na dapat niyong malaman ay naaayon sa inyong zodiac sign at birth date. Mapalad ang pagdi-display ng mga bagay na galing sa ilalim ng ilog at dagat kung ikaw ay may zodiac sign na Pisces, Cancer at Scorpio. Gayon din naman ang mga taong may birth date na 2, 11, 20, 29, 7, 16 at 25. Mapala din sa kanila ang mga aquarium at iba pang dekorasyong nagtataglay ng tubig, sapagkat ang mga isinilang sa mga number na nabanggit ko ay mga water element, kung kaya't sila ay nagtataglay ng mga bagay na pampaswerte na naayon sa tubig. Maswerte ang mga bagay na makukuha sa ilalim ng ilog, maswerte rin kung maglalagay ng aquarium sa loob ng kabahayan. Pangatlong pampaswerte na dapat mong malaman ay ang kulay na maswerte ayon sa iyong birth date. Kung ang iyong birth date ay 2, 11, 20, 29, 7, 16 at 25, napakaswerteng kulay para sa iyo ay kulay itim, sapagkat ito ay naayon sa mga water element. Ang water element ay nagtataglay ng katangian na kung saan nagbibigay ng mahinahon at kalmanting pakiramdam. Gayon din naman sa mga taong isinilang sa zodiac sign na Cancer, ang mga itim ay maswerte rin. Lalo kapag nakakaramdam silang bigong-bigo na sila sa buhay, kinakailangan nilang magsuot ng kulay itim upang maging maswerte at makaahon sa kabiguan. Sa panahon namang kampante pa ang buhay at hindi masyadong namumblema,
o kay ding isuot ang kulay na berde at dilaw. Pakatandaan lamang ang mga birthday na sinabi ko na ang swerte ay kulay itim sa mga 2, 11, 20, 29, 7, 16, at 25. Ang mga taong isinilang sa numero na yan ay maswerte kung gagamit ng kulay itim. Pang-apat na pangpaswerteng dapat niyong malaman upang mabago ang inyong buhay ay ang pagdi-display ng bulaklak at mga halaman sa mga taong isinilang sa zodiac sign na Taurus at Libra, gayon din sa mga taong isinilang sa petsang 6, 15, 24, 7, 16, at 25. Ang mga numero na yan ay mapapalad kung kayo ay magdi-display ng mga halaman at bulaklak sa loob at labas ng inyong tahanan. Panglimang pampaswerte na dapat tandaan ng mga taong isinilang sa zodiac sign na Taurus at Libra, sila ay sadyang magiging maswerte sa kanilang mga tauhan, alalay, kaibigan, kasama o kasangga na may mahabang buhok. Ibig sabihin, ang mga Taurus ay Libra ay dapat may kaibigang may mahabang buhok upang kayo ay swertihin. Lagi kayong sumama sa kaibigan nyong yan at sa mga taong may mahabang buhok upang makamit nyo ang kakaibang swerte at buenas na idinudulot niya sa iyong kapalaran. Tandaan, ang Taurus at Libra ay maswerte kung meron silang kamag-anak, kaibigan, kasangga, katsokaran, kakwentuhan, kachismisan na merong mahabang buhok. Ito ay magbibigay ng swerte. Ang pang-anim na pampaswerte ay ang kulay na pula at violet. Gayon din ang pink at maroon. Para sa mga taong isinilang sa zodiac sign na Libra, higit lalo kung nasabing Libra ay nagtataglay ng birth date na 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 9, 18, at 27. Kung ang Libra ay nagtataglay ng mga birthday na birth date na nabanggit ko, kayo ay kinakailangan magsuot ng kulay pula at violet, ganun din ang pink at maroon sapagkat ito ay magbibigay sa inyo ng maraming swerte. Pang-pitong pampaswerte ay ang batong diamond. Ang batong diamond para sa mga taong isinilang sa buwan ng Marso hanggang Abril, lalo na kung ang nasabing bato ay ipapalamuti sa gintong singsing. Kung diamond ang gagamitin sa gintong singsing, tiyak na swerte ang mga binayayaan ng pagsilang ng Marso hanggang Abril. Lalo namang niningning ang bisa nito bilang paghigop ng swerte at magandang kapalaran sa negosyo, pag-ibig, at marami pang iba. Kung ang nasabing bato o diamante ay ibibilad sa kabilugan ng buwan sa loob ng 3 oras sa bawat pagsapit ng araw ng Biyernes na nakatapat sa kabilugan ng buwan, ang taong nagtataglay ng birthday na March to April ay magiging maswerte. Tandaan lamang na kabilugan ng buwan lamang dapat ninyong ibilad ang diamante sa oras ng pagsapit ng Biyernes upang lalo itong swertihin at lalo kayong swertihin. Ang pang-8, ang paswerte na maari ninyong gawin ay ang pagdi-display sa sala ng mga bagay na walang tigil sa bagalaw. Kumagalaw ng kumagalaw, maghapon magdamag. Ito ay tinatawag na buhay na elemento. Kapag nahihipan ng hangin tulad ng pendulum at wind chimes, para sa mga taong isinilang sa zodiac sign na Virgo at Gemini, gayon din sa mga taong isinilang sa petsang 5, 14 at 23 ay napakapalad kung mayroong display na laging kumagalaw. Kung may alagang mga insekto o hayop na laging kumagalaw, ito talaga ay para sa inyo sapagkat ito ay mga bagay na magbibigay sa inyo ng swerte. Kung kaya't huwag niyo itong kalimutan upang
kayo ay swertihin. Ngayon mga kamani magnet, ang mga bagay na aking itunuran ay sadyang pagbibigay lamang sa inyo ng mga pampaswerte. Nasa sa inyo pa rin kapalaran ang inyong tagumpay. Samahan natin ang panalangin upang lalo tayong magtagumpay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Maraming salamat!